kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung dapat mong kainin para magkaroon ka ng muscle. Alam naman natin na para magka-muscle, kailangan mong mag-workout. Pero at the same time, workout ay kailangan mong sabayan ng pagkain ng tama, especially ang pagkain ng protein. Kasi nga naman, ang building blocks ng muscle ay protein. Kapag na-digest ng katawan mo ang protein na kinain mo or kinonsume mo, magiging amino yan para pumunta sa muscle mo para ito ay mag-grow. Pero may mga nagtatanong sa akin ng mga kabakan natin kung ano nga ba ang dapat mong kainin or ano ba yung pinaka-the best na dapat na kinukonsume mo para magka-muscle ka or mabilis lumaki ang muscle mo kapag nagwo-workout ka na. Ito nga ba ay manok, isda, baka, baboy, whey protein, ano nga ba? So mga kabakal, sa video na to, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung pagkain or yung dapat mong i-consume kung ang goal mo ay magkaroon ng pagkain or i-consume na makakatulong para mas mabilis lumaki ang muscle mo, especially kung wala kang budget. Again, ang pagkain ng mga itlog, manok, baka, isda, meat or yung mga whey protein, mayroong protein yan na makakatulong para lumaki yung muscle natin. Pero ang pag-uusapan natin dito, alin sa kanila yung mas madaming na-absorb ng ating katawan para magpalaki ng muscle. Kasi mga kabakal, ipapaliwanag sa inyo, para lumaki ang muscle ninyo, kailangan nyo kumain ng protein. Kapag kinain nyo yung protein, matutunaw yan, magiging amino. So yung amino, yan ang pupunta sa muscle nyo para i-repair, para palakihin. So kung iisipin nyo mga kabakal, alin ba sa mga ito yung mayroong mas mataas na amino? Kasi kung amino ang kailangan mo na nanggagaling sa protein, then alin sa kanila yung mayroong mas mataas na amino? At i-share ko sa inyo mga kabakal kung alin na makakatulong sa inyo, especially kung wala kayong masyadong budget at naguguluhan kayo kung ano ba yung mga dapat nyong bilhin. Okay mga kabakal, ang sagot dito ay kung kayo matagal na nanonood sa aking channel, especially sa aking old channel, ay malamang alam ninyo yung sasabihin ko kung alin sa kanila. Itlog, manok, baka, isda, whey protein or soy protein. Ang sagot dyan mga kabakal ay itlog. Hindi lang sa mura, napakadali pang ibilin, napakadali pang i-access. Kasi mga kabakal, kung hindi nyo alam, sa mga sinabi ko, isda, manok, baka, soy, whey protein, ano ba? Basta yung mga pinagkukuhan natin ng protein, ang itlog po ay ang mayroong pinakamataas na amino. Meron po itong 9 essential amino acid. So kung isipin nyo, ito lang yung sa mga nabanggit ko na mayroong kompletong amino. Kasi yung 9 essential amino acid, yan yung kailangan mo para mag-build ng muscle, para mag-boost ang iyong hormone or ang iyong testosterone para mas lalong lumaki yung muscle mo. At may mga nagtatanong, coach, pwede bang yung puti lang ng itlog kasi mataas ang kolesterol? So pag-uusapan natin mamaya yung sa kolesterol para mas magkaroon kayo ng idea. Kasi may mga nagsasabi, eh coach eh, di ba mataas sa kolesterol ang itlog? Ayoko kumain ng itlog, baka ako ay ma-high blood, etc. etc. Okay? So dumako muna tayo kung alin ba ang dapat mong kainin. Yung puti nga lang ba ng itlog or yung buong itlog, yung puti at yung dilaw? Ang sagot dyan mga kabakal, dapat po ay kainin nyo yung puti at yung dilaw. At kung hindi nyo alam mga kabakal, nasa dilaw po kasi halos lahat ng nutrients, especially ng 9 essential amino acid. So kailangan kainin nyo po yung buong itlog, hindi lang yung puti. Pero bago tayo dumako dun sa mga nagsasabi na at malamang ay nagko-comment na na makolesterol at delikado sa ating katawan ng kolesterol, i-share ko po muna sa inyo kung bakit nga ba mas nakakatulong na magpalaki ng muscle
ang itlog kumpara sa mga nabanggit ko na manok, baka, isda, soy, or even whey protein. At share ko sa inyo yung isang clip ng video na galing sa isang doktor na YouTuber para mas ma-enlighten po kayo. So mga kabahal, ito po ang clip ng video. Now, protein is supposed to become building blocks. That's the unique part about protein. If we want to build certain tissues like muscles or skin or bone or hair or nails, we can't do that with carbohydrate or fat. If we want to build enzymes, if we want to build certain hormones, then we have to have that protein. And here's what we want to understand. The better the amino acids are combined to fit our bodies, the greater the percentage of this protein that becomes building blocks. And the ones that we can't use for building blocks is basically wasted. It becomes fuel. So it's kind of like if you're building a house and you buy this big pile of lumber, and if it's really good quality, you could use most of that lumber to fit your house. It becomes structure in your house. But if you're buying inappropriate or really poor quality building materials, then you might only use 15-20%, and the rest you have to toss on the fire and it turns into energy. Well, the body is basically the same way. The better the quality of the protein, the more similar it is to what you're trying to do, the more gets converted into building blocks. And what that means is if it turns to building blocks, it doesn't really have calories. It doesn't become energy until you are done with the building blocks, or you can't use them for building blocks, and you turn it into energy. So if you were to eat 30 grams of protein from meat, then 1/3 of that becomes tissue or building blocks. The rest is turned into energy. If you eat soy, only 1/6, only half as much. So the protein value of soy is only half that of meat. And the same thing holds true for whey. Even though that is an animal product, by the time we break it apart and isolate the whey, we can't use it as well anymore. And what about egg? The whole egg, we can use a half. And other than mother's milk, which is mostly for babies, we assume, the whole egg is the best protein source that we have. And here's the interesting part, that most people associate egg protein with the egg white, because the egg white is just water and protein, water and albumin. And a lot of bodybuilders will bulk up on egg white. They'll eat 5 eggs and 20 egg whites to get all that protein. Well, the problem is, you're not really getting much protein from that. You're only getting 1/6 to turn into tissue, which is the muscle that the bodybuilders are looking for. So nakita niyo mga kabakan, ang kadahilanan kaya itlog ay dahil mas marami yung amino na mayroon sa itlog, especially yung 9 essential amino acids. So ngayon, mas maa-absorb ng katawan niyo ito para gawing muscle. Kasi mga kabakal, hindi lahat ng protein na kinonsume natin ay magiging muscle. Karamihan dyan ay magiging energy para mag-function ang katawan mo. So kapag konti lang yung na-absorb mo na protein doon sa kinain mong protein, magiging energy yan na kailangan mong i-burn. Pag hindi mo na-burn, possible maging stored as fat. Kasi nga pag sumobra yung calories na kinain mo na energy at hindi mo yan na-burn, ay pwede kang mag-gain ng weight. So yun po yung isa sa mga reason. Mas mataas po kasi yung protein ay yung amino na mayroon sa itlog, kaya mas na-absorb ng katawan natin yung protein na mayroon sa itlog. Eh doon naman sa mga nagtatanong na mataas daw ang cholesterol. Well mga kabakal, lagi ko sinasabi, kung meron po kayong health condition, health complication, bata pa lang kayo, may problema na kayo sa inyong liver, then walang point para kumain kayo ng mga pagkain na mataas sa protein. Especially na mataas sa cholesterol. Kasi nga naman ang nagpo-produce ng cholesterol or ng bad cholesterol sa ating katawan ay yung liver natin. Pero kasi mga kabakal, kung hindi nyo alam,
ang ginagawa lang ng itlog ay parang binabalance lang niya yung ating cholesterol level kung wala kayong health complication. Again, kung may health complication kayo, then walang reason para kumain ka ng maraming itlog or ng maraming protein. Pero kung ikaw naman ay healthy, katulad ko, katulad nila na nagwo-workout, wala kang dapat ipag-alala. Kasi mga kabakal, ang ating liver ay nagpuproduce yan ng cholesterol, ng bad cholesterol. So kapag ikaw ay kumain ng good cholesterol, especially ng galing sa itlog, hindi na magpuproduce ng maraming cholesterol ang liver mo kasi kumain ka ng cholesterol. So parang ito yan, kapag konting cholesterol lang kinain mo, then magpuproduce ng maraming cholesterol ang iyong liver dahil nga meron tayong certain na cholesterol na kailangan i-meet araw-araw na pinuproduce ng ating liver. So ngayon, kung madaming cholesterol lang nakain mo, especially kung galing sa itlog, then hindi na kailangan magproduce ng maraming cholesterol ang liver mo. So para mas malinawang kayo at para mas maintindihan nyo kung ano nga ba kayo tukoy, si babalik ko sa inyo mga kabakal, ang ating doktor na YouTuber, ito po ang clip ng video. Cholesterol is probably the single biggest reason that people are afraid of eating eggs. We've been told so many times that cholesterol is bad, it causes heart disease, and eggs are the richest source of cholesterol out there, basically. And they're telling us we can only eat 300 milligrams or less of dietary cholesterol per day. And by the time you have 5 eggs, you've had more than 3 times that daily limit. So a lot of people are super scared. They hear some benefits, but then they hear that they're going to have a heart attack. Well, to me, that number is completely random. In fact, it might be the most random or arbitrary number they have ever come up with, because the body makes anywhere from 1,000 to 3,000 milligrams of cholesterol per day. If you eat less, your body makes more. If you eat more, the body makes less. And the only time that the body doesn't make more is if it can't. So if the liver is really, really unhealthy or interfered with, if you have metal toxicity, then you might see really low cholesterol levels because your liver can't make it. It's too damaged. And of course, the other example is if you're on a statin drug, because these statins interfere with what the liver is trying to do. The body wants a certain amount of cholesterol, but with a statin drug, the body can't make it. Now, if we make this much every day, then the dietary cholesterol is rather insignificant. So, di ba mga kabakal, nalinawan na kayo. So, huwag kayong matakot mga kabakal sa pagkain ng itlog dahil good cholesterol naman yan. Lalo na kung kayo naman ay healthy. At lalo na kung kayo nagwo-workout. Pero again, kung kayo ay mayroong health complication, mahina ang liver ninyo, may sakit kayo, meron kayong medication, walang reason para kumain kayo ng maraming itlog. Pero kung kayo naman ay nagwo-workout, at healthy naman kayo, then okay lang naman. Dahil yan ay magagamit ng katawan ninyo, especially para mag-build ng muscle. So yan mga kabakal ang aking sagot sa ating mga kabakal na nagtatanong kung ano nga ba ang the best at kung bakit nga ba the best ang itlog na kainin para mag-build ng muscle. At sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. At kung nakatulong po sa inyo, huwag niyo po kalimutan i-like and i-share niyo po para makatulong po kayo sa iba. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbell, maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Coach ng Bayan.